Si Satan daw, pinaka-effective daw siya. Hindi kapag nasa... Hindi kapag na doon sa mga drug den, sa mga pusher, hindi daw siya doon pinaka-effective. Alam niyo kung saan siya pinaka-effective? Pag nabigyan siya ng access sa church. Ito, seryosong usapan to ha. Pag si Satan, nabigyan ng access magsalita sa pulpit. Pag na-influence niya yung mga servants ni Lord with the most well-meaning heart, na maganda yung intention, pero nasuksukan ni Satan ng maling sasabihin, dun siya pinaka-effective. At eto, sa mismong synagogue, kaya let's not think na hindi tayo tatamaan dahil nasa church tayo. We have to be very cautious. Huwag natin sabihin na perfecto tayo kasi tayo yung founder ng church, o tayo yung elder, o 20 years na tayong Christian at matagal na tayo. Eto, nasa synagogue yun. Si Judas nga, nasa harap ni Jesus nung pinasukan ni Satan. We have to be very, very cautious because this is how the enemy works. The good news is, Jesus is with us. We should never fail to take that into consideration na si Jesus talaga lagi ang kailangan natin. Si Satan daw, pinaka-effective daw siya. Hindi kapag na doon sa mga drug den, sa mga pusher, hindi daw siya doon pinaka-effective. Alam niyo kung saan siya pinaka-effective? Pag nabigyan siya ng access sa church. Ito, seryosong usapan to ha. Pag si Satan, nabigyan ng access magsalita sa pulpit. Pag na-influence niya yung mga servants ni Lord with the most well-meaning heart, na maganda yung intention, pero nasuksukan ni Satan ng maling sasabihin, dun siya pinaka-effective. At eto, sa mismong synagogue, kaya let's not think na hindi tayo tatamaan dahil nasa church tayo. We have to be very cautious. Huwag natin sabihin na perfecto tayo kasi tayo yung founder ng church, o tayo yung elder, o 20 years na tayong Christian at matagal na tayo. Eto, nasa synagogue yun. Si Judas nga, nasa harap ni Jesus nung pinasukan ni Satan. We have to be very, very cautious because this is how the enemy works. The good news is, Jesus is with us. We should never fail to take that into consideration na si Jesus talaga lagi ang kailangan natin. Si Satan daw, pinaka-effective daw siya. Hindi kapag na doon sa mga drug den, sa mga pusher, hindi daw siya doon pinaka-effective. Alam niyo kung saan siya pinaka-effective? Pag nabigyan siya ng access sa church. Ito, seryosong usapan to ha. Pag si Satan, nabigyan ng access magsalita sa pulpit. Pag na-influence niya yung mga servants ni Lord with the most well-meaning heart, na maganda yung intention, pero nasuksukan ni Satan ng maling sasabihin, dun siya pinaka-effective. At eto, sa mismong synagogue, kaya let's not think na hindi tayo tatamaan dahil nasa church tayo. We have to be very cautious. Huwag natin sabihin na perfecto tayo kasi tayo yung founder ng church, o tayo yung elder, o 20 years na tayong Christian at matagal na tayo. Eto, nasa synagogue yun. Si Judas nga, nasa harap ni Jesus nung pinasukan ni Satan. We have to be very, very cautious because this is how the enemy works. The good news is, Jesus is with us. We should never fail to take that into consideration na si Jesus talaga lagi ang kailangan natin.